ba naawa kay Vincent? Kailangan ko siyang makalimutan. Bakit? Alam mo naman sigurong mahal ko siya, pero wala namang patutunguhan yun, di ba? Paano ako makaka-move on kung sorry siya ng sorry? Pakisabi din sa kanya na awayin ako, patulan ako pabalik. Bakit naman? Para mabigyan niya ako ng bad memories. Para pag tumawid na siya sa kabilang buhay, yung mga bad memories na yun, yun ang i-replay ko sa utak ko para makamove on ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano mo kong magagawa yun. Hindi ko alam kung kakayanin ko at all. Kailangan mong kayanin, Vincent. Kasi po, mga Pinchong, kahit itong pagtataray niya sa akin, kulang pa lahat ng yun sa mga problema na pinigay ko sa kanya. Kaya naiintindihan ko kung bakit siya nabipwisit sa akin. Pero Brad, ang siste, kailangan mo muna makisama sa plano. Alalahanin mo, walang forever. May palugi tayong dalawa. At malapit nang maubos ang 40 days natin dito sa lupa. Ay, maraming salamat talaga. Tinulungan na ako sa pagtinda, tapos pinakain mo pa ako. Tapos ngayon may pabaon ka pang lugaw sa akin. Maraming salamat talaga. Matutuwa si Maymay. Wala yun. Eh, hindi naman ako mapapagod mag-abala para sa'yo. Bakit? Kasi ikaw ang vitamins ko. Ay, naku, Lester. O, sige. Pasok na ako, ha. Kailangan pa ako ni Mumu, eh. O, sige. Ingat ka, ha. Thank okay you talaga. Okay po. Wala man lang ba tayong pabaong pabuenas na Casperin at Yakapsul? Ano yun? Lester? Yakapsul. Casperin. Oh, hi! Ikaw, ha? Kinawa mo pa talaga ako pabuenas? Ano ako, bagwa? Pala kang may bariya? Tsaka kumakaway na pusa? Mukatingin ka para may ginawa akong krimen? Eh, natid lang naman ako ng tao. Tsaka siyempre, pinapakitaan ko lang naman siya na magandang kasal. Alam mo, kaibigan ko na talaga yung si Lester dati pa lang. Ganun talaga magkulitan. Walang mali siya yun. Friendship lang kami. Parang kang natataranta dyan. Baka kasi may feelings ka na talaga kay Lester, no? Tama ba? Ako? Oo. Parang mas mayo yun eh. Masya na kang magkipot. Puti nga, may nakakagusto pa sa'yo. Hoy, multong lumpia na parang binabad sa suka. Hindi ako nagpapakipot, kaibigan, ang tingin ko kay Lester. Bakit? Dahil may gusto ka sa akin. Noon yun, hindi na ngayon. Noon pala eh. Anong ini-emote mo ngayon? Anong ini-emote ko? Wala ko ini-emote, no? Tsaka pala mukha mo, dumi ng utak mo, sumero, kilingero, malisyosa! Ikaw! Sumusobra ka na! Kala mo kung sino ka? Hindi na lang ikaw ang anak ng Diyos, kaya ayusin mo ang ugali mo! Sinigawan niya na ako! Ang lakas-lakas mo, boy! Tagos sa dibdib! Ah! Ate, di ba yun naman po yung gusto niyo? Yung awayin kayo ni Kuya Vincent para pangit yung mga memories na iwan niya sa'yo? Oo nga, no. Sundan mo pa! Dagdagan mo pa! Yung tipong aayawin ka niya na makita ka habang buhay. Tsak yun! Mas madali siya makamukun. Pero ang hirap yun eh. Mahal ko siya. Kaya kung nasasaktan siya, mas nasasaktan ako. Brad, alam ko naman yan eh. Pero ang tunay na pagmamahal, eh marunong magsakripisyo. Casper, kainis ka. Saan mo panigigang kasi yung 1 million? Ba't ba kasi pinahirapan mo ko ng ganito eh? Ate, hindi ko sinasadyang pahirapan ka. Gumagawa ako ng paraan para mailigtas ka. Kina mo ngayon, ako'y nakompromiso. Ako ngayon yung magbabayad para kay Chiona. Gusto mo bang mamatay na yung ate mo? Hindi mo na ba ako mahal, Casper? Ate, hindi totoo yan. Hindi kita pababayaan. Parang hawa mo na, Casper. Sige, ate. Ibabalik ko na. Hindi ko matiis ang pagmamakaawa mo. Hindi ko matiis ang pagluha mo. Hindi ko na rin kayang isipin na mamamatay ka nang dahil sa akin. Nandito ang pera sa aparador. Ate! Andito sa aparador na to! Teka, hindi nga pala ako narinig. Kumagaling yung sila. Andito sa aparador! Ate! Huwag ka matakot! Andito sa loob! May napag-jailbreak ko na yung cellphone. Ay, di mabuti naman. At least ngayon may gagamitin ka na, sabi ko sa'yo eh. Hindi lang yun. Kikita tayo dito. Tignan mo. Paano? Alam na alam ko kung paano magpaikot ng mga tao. Kapag nakuha ko na lahat ng pera nila at bankrupt na ang kumpanya, aalokin ko si Lomina sa akin na lang day for day. Oh my God! You're a genius, Charlie! Parang niluto mo sila sa sarili nilang mantika. Napakasama mo! Vincent, ang ginagawa mo dyan?
Eh, teka muna eh. Bakit mo pa pinapanood sa akin yan? Talagang slow mo. Parang hindi ka utak kriminal. Iba-blackmail natin to. Paparamsam natin yung cellphone. Ebidensya to eh kapag nagkataon laban sa kanila. Ang tanong, sino kaya itong mga taong to? Ikaw ngayon ang slow mo. Tingnan mo dyan ah. Yung Charlie, yung nabuking at may kasalanan, di ba? Tapos, yung Vincent, yun yung nakahuli at saka nag-video. Ngayon, hanapin mo sa phonebook na yan kung sino yung Charlie na yan. Ay. Oh, hindi ako pwede magkamali. Multo ni nanay nakita ko. Nakita ko si nanay! Ano? Nak, imposible. Di ba sinabi ko naman sa'yo na nakatawid na sa kabilang buhay ang nanay mo? Ay, hindi ako pwede magkamali. Siyang-siya yun. Gano'n ako katagal mo nakita nanay mo? Hmm, hindi umabot ang isang minuto. Mga 20 seconds, tay. Oh, gano'n kayo kalayo sa isa't isa nung makita mo nanay mo? Mga 10 metro. Oh, confirm anak. Ang alin? Namalikmata ka na. Ay, may good news ako sa'yo. Ano? Yung sa dulo, may kakilala daw pong spiritista. Magaling daw po. Pangalan, Tiny. Tiny? Ano mo yun? Oo, siguro maliit. Kasi Tiny. Pangalan lang Tiny. Malaki yun, tsaka matakaw yun. Teka na yan ba? Nakilatas mo na ba? Tunay ba to? Hindi pa po tay eh. Pero pupuntahan pa lang po. Mamayang gabi daw po, pwede daw siyang panoorin. Kasi sa tuwing gabi lang daw po siya ginaganahan na gumamit sa powers niya. Sus, baka naman black magic ang mga powers niya. Kasi pang gabi lang siya. Kinakausap pa kita ha? Sabat pa ng sabat eh. Oo, ganito nila. Mamayang gabi, puntahan natin ang makilatis kung tunay yan, ha? Sabi nga nila, di ba? It takes one to know one. Lede! Tinatawag kita! Magparamdam ka! Sumabi na! Confirm! Legit na espiritista si Tiny. Espie, maraming salamat ulit sa tulong mo, ha? Naku, okay lang yun. Mabuti ka nga eh. Kahit di mo kano-ano si Madam Lovely, marunong ka magpasalamat. Di tulad ng iba dyan. Pinaparinggan mo ba ako? Sino pa bang anak ni Madam Lovely? Alam na mag-ako. Pilosopo ka rin eh. Sasabi lang ako ng totoo. Ang hirap sa'yo, mahilig ka mga insulto. Siguro pinanganak kang magkakambal na LBM. Kaya lagi kumukulo yung dugo mo. Hoy! Sino mukhang LBM? Ikaw ba ito mukhang sipon? Siguro yung pinanganak ka, sinisipon yung nanay mo. Walang ganon! May ganon! Lahat pinapatulan mo eh. Ano? Patola ako, ganon? Ikaw labanos, maputi, makinis, pero mabaho! Sobra ka na ah. Hindi ako sobra. Sakto lang. Slim ko nga eh. Hindi ka pala patola. Mais ka! Kasi yung corny mo, kaya bagay kayo ni Lester. Ewan ko sa'yo! Ewan ko rin sa'yo! Bala sa buhay mo! Bala ka rin sa buhay mo! Madam Receptionist, Benes Diaz. Ako nga pala si Doña Maria Marie Segovia, Biuda de Santibanez, ang mayari ng pinakamalaki na mall sa Mindanao. At eto naman si Rodelio, Miss Seguridad Kong Guapito. Por favor, iha. Po? Gustong sabihin ng boss ko, gusto niyang makausap ang may-ari ng kumpanya niyo. Si Mr. Charlie Panganiban. Interesado po pala kayong kunin kaming supplier para sa mall niyo. Si? Ano po ba ang market profile and location niyo? Ah, I just remember. Hold on. Ito pala yung mga aming items na may na-manufacture. Lahat ng klase ng lighting equipment, electric parts, local and imported, meron kami. Oh, bellissima, bellissima. Bellissima? May Italian blood kayo? Sir, si ma'am pala, mixed breed po siya. Kukunin ko lahat yan. Talaga? Oo, oh, lahat na ito ang kinang kukunin. Kaya ihanda na ang akin ng kontrata at pluma, pipirmahan ko rin ariba, ora mismo. Magkano kayang ransom ang hihingi natin sa kanya kapalit ng cellphone ni Vincent? Sila palang nakakuha sa phone ni Vincent. 1,000,000, ano pa? Para hindi na natin hanapin yung Casper na yan. Tsaka para ligtas yung mga buhay natin. Oh, tsuka ka! Bakit 1,000,000 lang? Itodo na natin, ano? Yung Charlie na yan, halang ang kaluluwa niyan. Gagawin niyan lahat. Huwag lang siya makulong. Natas na sa atin kaya ang ebidensya ng katraydoran niya. Ano na nasa isip mo? Sagarin na natin. 2,000,000. Para may kita naman tayo. Mga walang yan maluloko. Mga kriminal din pala.
akala nyo makukuha nyo ako sa panlilin lang at pang-blackmail? Pwes, may kita nyo, paliligpit ko kayo. Akala nyo may isaan nyo ako? Ha? Alangang pito ako, hoy. Makukuha ko ba yung kumpanya ni na Vincent at maging presidente kung aanganga ako kagaya nyo? Basta lang ang bituka namin. Professional killers kami. Professional manloloko din. Bakit nakuha mo ng telepono ni Vincent? Kala mo wala kaming kopya ng video? At kapag nalaman ng mga kasamahan namin ang ginawa mo sa amin, sigurado ako igaganti kami noon at ikakalat nila ang video. Oh, Espie! Manang tayo ni. Ano po? Eh, sino naman yung mga kasama mong multo? Hala, nakikita mo kami? Opa! Ah, tatay ko po. Saka ito din po yung kaibigan ko po, si Vincent. Siya po yung kailangan ng tulong nyo para makausap niyo po yung magulang niya. Sige na po, manang tayo ni. Pwede ba mamayang gabi na lang? Ma'am, kailangan po talaga. Importante po eh. Tsaka special service naman po, home service. Eh, naantok pa kasi ako. Marami pong pagkain sa bahay namin. Opo. Mayaman kasi kami. Ha? Ako kayo talaga? Ang babagal ninyo, ako kumpati nyo. Madam Lovely. Ano naman ginagawa mo dito? Si Manang Tiny po, spiritista po siya. Hello po. Hindi ko siya kailangan, meron akong spiritista, si Manang Viola. Ang gagawin ko sa fake na yan? Excuse me. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? It's me! I don't deserve to be treated this way! Araw ka din, ha? Manang Tiny, pasensya niyo. Hindi! Madam Lovely, isa pa pong siya. Alam mo, sumusobra ka na, Espie. Gusto mo ba ulit makulong? Gusto mo mapahiya ka ulit, magalit sa lahat ng tao? Bigyan mo nakahiya yung mga magulang mo, Espie! Opo! Ano? Nakulong na ako na ilang beses, napahiya na ako sa lahat ng tao, na insulto niyo na rin po yung magulang ko. Kung totoo, sen buwis buhay ang ginagawa ko. Pero ano, andito pa rin ako, nakikiusap sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi malaki ang nakataya dito. Kung hindi ko to gagawin, may mangyaring masama. May nangyari na nga masama sa anak nyo. Gugustuhin nyo rin po ba may mangyari din masama sa inyo? Hinabol ang anak nyo, kaya siya namatay. Pinapabagsak ang kumpanya nyo. Kaya gustong-gusto ni Vincent po na pakinggan nyo siya. Pagbigyan nyo naman po yung anak nyo. Kung totoong nakakausap mo siya, ano yung nag-iisang sekreto sa pamilya namin na kami lang talaga nakakaalam? Vincent, ano sekreto nyo sa pamilya nyo? Ampon ako, Espie. Anak ako nung namatay nilang kamag-anak. Ampun ka? Anak ka na namatay yung kamag-anak? Espie, nakakausap pa talaga si Vincent. Anak, nagluluso pa rin ako hanggang ngayon. Kasi ikaw at ang daddy mo, iniwan nyo na ako. Mag-isa na lang ako ngayon sa buhay ko. Kaya pinapagdasal ko, magsama-sama na tayong tatlo. Mom, no. You have to give justice to my death. Justice? Opo. Pero anak, kanino ko kukunin yung justisya ng pagkamatay mo? Kay Kuya Charlie, Ma. Siya ang dahilan kung bakit namatay ako, Ma. Mama, sa panganib din ang buhay mo. I love you, Espie. Huh? Espie, maapaw ang puso ko sa pagmamahal at pagpapasalamat ko sa'yo. Hindi mo sinakuha ng promise mong tutulungan kami ng mami ko. I really, really love you, Espie. Really, really, really? Really, 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 truly, deeply, honestly love you. Pero teka lang, ba't mo ko inaaway? Eh, ba't mo ko pinagtutulakan kay Lester? Yun ang gusto mo, di ba? Pero tama ba yan? Should we spend the last days of my life on this earth lying to each other, hating each other? Can we just be honest to each other? Because I really, honestly love you, Espie. Ako din. I honestly love you. Can we spend the last days of my life here being happy with each other? Hindi ako makahinga. Yes. Yes, we can.